So, ibig sabihin, nung nag-a-apply ka, wala kang trabaho, tama ba? So, nung June 2021 po, talagang unemployed po ako. Ano yung nilagay mo doon sa iyong resume during the time na ikaw ay bakante? Ano ba yung naging diskarte mo? So, ganun po. So, ang gindiskarte ko po talaga, at hawa po ng Diyos, talagang binigyan po tayo ng pagkakataon sa job bank na makahanap po ng mabuti at maayos na employer. Okay. So, wala ka talagang totally binayaran? So, libre? Walang-wala. Libre po. So, naswertehan mo talaga itong employer na ito sa job bank, di ba? Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos at meron naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita naman muli at dalangin ko po sa Diyos na sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw na ito ay meron akong special guest na kababayan natin na subscriber ng ating channel at mapalad na nakahanap ng employer using job bank, nag-DIY siya at ngayon ay naandito na siya sa Canada. JP, siguro mas maganda ikaw na mag-introduce sa sarili mo. Good day po mga kababayan. Kung nga pala si James Poncardes po, aka JP. Galing po ako sa Sarangani Province, dyan po sa Pilipinas. At ngayon po, andito po ako ngayon sa Prince William, New Brunswick, Canada. Okay, JP, ano bang trabaho mo dyan? Currently, isa po akong cook sa isang family-owned restaurant. Alamin muna natin, ano ba yung naging diskarte mo para mapansin ka ng employer? Nagsimula po talaga ito noong 2021 po. Bali, September po, naisipan ko mag-apply through job bank. Dahil na rin po, na-intriga po ako sa mga posting po noon sa TikTok. Kagaya din po nung mga post nyo sa YouTube. Kaya nagsimula po ako mag-search kung ano pong dapat gawin as the DIY or do-it-yourself application. Noong September 2021, nag-start po akong mag-send po ng mga resumes dyan po sa jobbank.gc.ca. Unfortunately po, hindi po ako nakareceive ng mga emails or response. Lumipas po ng 2 buwan. So, noong mga panahong yun, ang ginawa ko po is nagtataka po ako kasi kada linggo, inaabangan ko po yung reply or response ng mga employer na pinagsumitihan ko. Eh, kaso wala talaga. So, ang ginawa ko po, inulit ko po yung mga videos nyo at doon ko po nalaman na kapag hindi pala nag-reply ang mga employers, dapat i-check nyo po pala yung mga dapat gawin kagaya po ng simpleng bagay lang po. Kagaya po ng file na isi-send nyo. Kasi po, nung unang submit ko is mga naka-Microsoft Word pa po eh. Nung nakita ko po mga video nyo, dapat pala naka-PDF file. Yung mga ganong bagay, yung mga maliit na bagay po pero napakalaki po ng impact. Tapos po, yung tamang pag-send po sa mga employers natin. Gaya po ng dito sa New Brunswick eh, 12 hours po sila na late dyan po sa Pilipinas. Advance po ang, sa Pilipinas ng 12 hours. So dapat yun po isipin din natin na dapat i-consider din natin yung oras ng pagsasubmit natin ng ating application para naman po hindi matabunan at mapansin po ng mga hiring employers or ng HR ng isang kumpanya. Anong time ka nagsasubmit ng iyong resume? Gaya po nang sabi ko nung una, so balik 12 hours po tayo at 12 hours po ang pinas na advance. So ang ginawa ko po, 9 po ng gabi, which is 9 po here in the morning kasi office hours nila. At saka 1 o'clock in the morning po sa Pinas, which is 1 p.m. naman po dito. So yung ganong oras na po talaga ang pinagsasabitan ko. So 9 a.m. to 1 p.m. po. Ano bang ginawa mong technique? So yung una po talagang makikita nila during po sa pag-apply is yung cover letter po mismo. So ang ginawa ko po talaga is nag-research po ako nung tamang proseso ng paggawa ng cover letter. Pero yung cover letter mo, di ba, yun na mismo yung body ng iyong email? Yes po, tama po kayo. Kasi baka ang iniisip ng mga subscribers natin na yung cover letter is a separate na file na i-attach sa iyong email. Hindi po, tawag lang po doon, cover letter. Pero yun po, yun na po mismo yung body ng iyong email. And then, yung inyong resume, yun yung i-attach nyo doon sa inyong email. Tapos, yes po, sir. So, important din, di ba? Ano yung nilagay mo sa subject pagka nag-i-email ka sa employer? Ang nilagay ko is applying for yung position po na hinahanap nila doon sa job description. For example po is cook. So, ang ginawa ko po is applying for cook position. Ganun lang po, napakasimple.
Important yun na, kasi baka mamaya ang ilagay nyo lang, resume. Hindi po. Ilagay mo yung intent mo. Ano bang ina-applyan mong trabaho? So be specific. Ilalagay mo yun. Napaka-important po nun, hindi resume lang. So ibig sabihin lang kasi, pagka nilagay mo yung resume lang, hindi ka man lang nag-research dun sa position na ina-applyan mo. Ginawa ko rin po na i-research po muna yung kumpanyang gusto kong applyan. Tapos inalam ko po kung ano yung mga gusto nila base po doon sa job description na nakalagay sa job post nila. Para po makita nila na yung hinahanap nila is yung din po yung kaya kong i-offer doon sa kumpanya nila. Kaya din po siguro napansin ako ng employer ko kasi magkatugma po yung gusto niya sa nilagay ko doon sa cover letter ko. So ganun po. So ang giniskarte ko po talaga, inandahan ko po yung professional summary ko po at nilagyan ko po ng mga informative infos na kung saan doon mo makikita po kung ano po yung kaya kong i-offer sa kumpanya na gusto kong pagtrabahuan. At awa po ng Diyos, nakuha po naman po sila doon sa mga statements ko at naingganyo po po sila na makapag-interview po sa akin. Sa palagay mo, mga ilang resume na ang naipasa mo sa mga employers sa job bank? Nakakatuwa po yung tanong niyo, sir. So, kasi nung nag-backtrack po ako nung mga nakaraang buwan bago po ako nakaalis ng Pilipinas, binilang ko po umabot po halos ng 1,850 resumes po. Sakto yung talaga yung bilang mo, 1,850. 1,800. Oo po, nakakatuwa po isipin pero talagang umabot po sa ganun. Kasi nga po, noong September 2021, hindi ko po talaga tinigil. Wala akong araw talaga ako tumigil sa Sersok na mag-send po ng applications. Regardless po ng sitwasyon or ng panahon dyan sa Pilipinas, talagang nagsikap po akong mag-apply at hawa po ng Diyos, talagang binigyan po tayo ng pagkakataon sa job bank na makahanap po ng mabuti at maayos na employer. 1,850 mga kababayan na resume ang pinasa niya. Yung iba, mga siguro nakakaisandaan pa lang, sumusuko na agad sa pagpapasa ng mga resume. Parang nababasa ko pag minsan sa mga comments ng ating mga subscribers, naku, suko na po ako kasi ang dami ko na po napasahan, nasa 100 na po. Ito si JP, 1,850 mga kababayan. At araw-araw siya nagsisend ng resume. Gaano katagal umabot bago ka nakahanap talaga ng employer, bago mo nahanap yung employer na yan? Kasi nga, alam ko rin po na yung sa mga videos na rin po, napanggit nyo po na talagang napasok din rin po ang job bank po ng mga illegal na recruiter. Mm-hmm. Kaya nga po talaga, doble ingat po ako. Nung una po kasi may mga nagre-reply sa akin, yun nga din po ang unang mga statement nila na bago daw po magsimula yung applications, kailangan daw po may bayaran. Inapansin ko rin po sa mga videos nyo na kapag talaga may mga recruiters na humihingi agad ng pera, talagang bogus po yun. Which is totoo naman po, kasi sa case ko po, nung itong employer ko po, wala po siyang hihingi na kapalit or pera sa akin. Simula po nung na-hire niya ako or during interview process, wala po siya talaga hihingi sa akin ng pera. Kaya nung nagduda na po ako, nung may mga tao talaga na nagsabi sa akin or nag-encourage sa akin na bayaran muna sila bago po mag-ilakad yung proseso ko. Kaya nignore ko po sila. Inabot po ako ng ano po, sir. So, almost September, mga nag-stop po ako ng application ko is mga ano na po, bandang February na po, 2022. Kasi nga po, kahit na-hire na po ako ng employer ko ngayon, nagdududa pa rin po ako sa kanya sa tumulong po. Hanggang sa hindi ko po nakikita yung LMIA, yung LMA, positive LMIA po, yung employment contract at saka job offer. Hindi po ako tumigil mag-apply. So, ibig sabihin, yung mga pinagpasahan mo ba ng resume, lahat ba to nag-apply na ng LMIA? Or kasi parang nasabi mo na yung employer mo nag-a-apply pa lang ng LMIA, di ba? Opo. Bale, nag-apply pa po siya. Nung in-interview niya po ako, sabi niya po, on process daw po yung LMIA niya, na which is sa akin daw po ibibigay. So, parang may pagdududa nga po ako, pero yun nga. So, hindi ko po tinantanan talaga hanggang sa nakuha ko po yung LMIA niya. So, send lang po ako ng send. Pag nagpapasa ka ng resume sa job bank, meron dalawang klaseng notice ka makikita eh, di ba? Meron yung dilaw at meron yung green. Tiningnan mo ba yung mga ganong klaseng notice dun sa job bank, dun sa mga employers na pinagpasahan mo kung meron silang apply na LMIA or wala pa? Nung una ko po mga applications, mga
siguro mga 2 months ko pong in-applyan yung mga may mga green buttons na po, yung mga notice na mga green color po. Mm-hmm. Napansin ko po na wala talaga nagre-reply. So sinunggaban ko na rin po yung mga naka-yellow sign po na notice. Yeah. Nag-try lang po talaga pa. Parang nag-push lang po ako ng luck po na kung pwede, baka naman. Kasi pwede ka naman talaga magpasa ng resume doon eh. That indicates only, pagka yellow ang nakalagay doon sa job bank na notice na yun na nakita mo, that only indicates na nag-apply na sila ng LMIA, hindi pa lang sila na-approve. Nung nag-reply siya sa'yo, paano yung naging sumunod na pangyayari? Paano ba? Tinawagan ka ba niya? In-interview ka niya agad? Paano kayo nag-usap? Muna niya pong response sa akin, ang sabi niya po is, nasa Pinas ba daw ako? Kasi background ko din po, ex-abroad din po ako. Galing po ako ng Singapore, napauwi po ako ng Pilipinas. Noon din pong June 2021, dahil nga po sa COVID. Bali, kumpanya po namin nung una, nung 2020 po, is retrenchment pong nangyari. At isa po ako sa mga naapektuhan. Bali, hindi na po nirenew yung kontrata ko na mag-expire sana noong May 2020. So, ang ginawa ko po, noong May 2020, naghanap po ulit ako ng trabaho dun po sa Singapore. Awa ng Diyos, nakahanap pa po ako. Ngunit umabot po ng 5 months. So, bali, 5 months po akong tambay sa Singapore. Then, noong November po, nahanap ko po yung bago kong employer. At doon nga din po nagsimula yung mga problema kasi nga po marami pong restrictions sa Singapore, hindi na po makaka-uwi, mga ganyan. Or kung may bisita, hindi po makakapasok. Eh, meron po ako. So ang nangyari, yung plano po namin ni Nisi sana na bibisita siya by 2020, inaudot po. So gawa po ng pagka-audot nun, nagbunga po ng mga problema. May mga family issues at family problems po na nangyari. Na-affect po yung mental health natin. Kaya nakapag-decide na rin po ako dahil din po doon sa retrenchment. Kasi po 7 taon din po ako nagserbisyo sa unang kumpanya ko po sa Singapore. Okay. So napakasakit lang pong isipin na po, hindi po ako nirenew ng aking boss. Gawa nga po ng COVID-19 dahil marami din po yung mga shop or outlet niya na nagsara. Bali, 48 po yung main branch niya. Dahil po sa COVID, naging 23 na lang po. So okay. Kaya nga po lahat or mostly ng mga Pilipino or foreigners na empleyado niya is talagang napauwi or kung hindi man, hindi po na-renew. Ganun po. So nung nag-decide na po ako umuwi ng Pilipinas, so ang binala ko po talaga is babalik sana ng Singapore. Nung panahon din yon, nung June din po, June 2021, eh kaso nga po, eh ang hirap pa rin pong makapasok. So ang ginawa ko din is naghanap po ako ng alternative. Nag-try lang po talaga ako na mag-search kung ano pong dapat gawin at napadpad nga po ako dun sa mga videos nyo. Kaya dun po ako naging curious at sinimulan ko po yung DIY applications. So, ibig sabihin, nung nag-a-apply ka, wala kang trabaho, tama ba? Tama po. So, nung June 2021 po, talagang unemployed po ako. Bale, gumawa lang po kami ng discount ni Mrs. Ang ginawa po namin is nagtayo po kami ng sarili namin, maliit na food cart po, no, na nag-offer po kami ng mga snacks, drinks, dun po sa local community namin. Awa ng Diyos naman po, nakakaraos, pero yun nga po, hindi sapat sa pang-araw-araw ng buhay. Ano yung nilagay mo doon sa iyong resume during the time na ikaw ay bakante? Inilagay mo ba na meron kang business na food cart? Opo. Talagang hindi po ako nagsinungan kasi meron naman din po akong pruweba. Kasi meron din po kaming tinayong website, na kung sa local website po, which is accessible naman po sa lahat. So, dun po makikita lahat ng mga offerings namin na snacks at kumuha din po kami ng business permit doon naman po sa local community namin, doon sa food cart business namin ng asawa ko. Ang position na nilagay ko po is freelance po, freelance business owner, ganun po. Tapos, related naman din po sa food kasi gumagawa din, ako po yung mismo nagluluto din po ng pagkain doon. So, may mga sandwich po, mga ganyan, yan, mga local snacks. Magandang information yan, lalo na doon sa mga kababayan natin na may mga business or business owner sila para malaman nila kung ano yung ilalagay nila dun sa kanilang resume. Diba? Kasi may mga nagtatanong sa akin ganyan eh, ng mga subscribers natin. No? So makakatulong yung sinabi mo na pwede pala nilang ilagay sa resume nila is freelance
business owner. Opo, basta specify lang po nila kung ano pong klaseng business ang meron sila. Ilang beses kang in-interview or gaano kahaba ba yung naging interview sa'yo ng employer? Napakabilis lang po. Sa totoo lang, nakakatuwa nga kung isipin kasi mga almost 10 minutes na po yung pag-uusap namin. At siguro is talagang napakabait lang po talaga ng amo namin. Wala po siyang masyadong tanong. Ang ginawa niya lang po is kinumusta niya po ako kung ano po yung mga conditions dito sa trabaho. Tinanong niya po ako kung okay lang po ba ang malamig na panahon, kung kaya ko ba magtrabaho sa mga malalamig na lugar, tapos ano po ba yung outlook ko sa buhay, ano ba yung plano ko. So hindi ka masyadong kinabahan nung in-interview ka nung employer kasi parang getting to know you lang. Pero alam mo, opo, habang siya ay nag-i-interview, alam ko na nakikita ko yung mga kanyang line of questioning eh. Kasi parang inaalam niya kung tatagal ka ba dito sa Canada. Parang yun yung summary ng kanyang interview sa iyo eh. Kung talagang ano ba yung plano mo sa buhay, talaga bang kaya mo magtrabaho dito, tatagal ka ba dito sa Canada. Parang yun yung ina-uncover niya sa iyo eh. After the interview, ano na sinabi sa yung next step na gagawin mo? After po ng first initial interview namin, Sir Sok, actually, automatic po sinabi niya talagang hired na po ako. Yun po yung calling statement niya. So nabigla po ako kasi akala ko po mayroon pang mga follow-up na mga interview kasi siya po mismo talaga yung nag-hire sa akin. Tapos siya po yung main owner po talaga nung business na in-applyan ko. Kaya nakakatuwa lang pong isipin na ganun po yung kabilis lang po yung decision niya. And then, kasi gusto kong malaman eh, para doon sa mga subscribers natin na nag-DIY din, para malaman nila yung mga sunod-sunod na process. Kasi after niyang sinabi sa iyo na hire ka na, ano na yung ginawa mo na next step? Gaya po ng sinabi niyo, bago po kasi parang kumbaga pumasok sa isip ko na hired na po ako, ang una ko po talagang inisip yung video nyo, dapat po kasi dapat ilatag po agad ang job offer. Tinanong ko po talaga siya automatically na kung pwede boss, mayroon po ba akong job offer? Ang sagot naman po niya is meron naman po at saka binigay niya po kinabukasan sa akin. So, in-email sa iyo yung job offer kinabukasan. Opo, yung sir, job so, offer mo na may LMIA na ba to or wala pa? Nung una po, nung sinabi niya sa akin, actually, on process na po daw yung, during our interview po, on process na po daw yung LMIA niya. So sabi niya, maghintay lang po daw ako sa mga susunod na mga updates niya kasi i-apply niya po yung pangalan ko doon sa LMIA niya. Okay. After that, gaano ulit katagal bumalik sa iyo yung employer para i-update ka sa mga susunod na steps na dapat mong gawin? November 2021. Meron po akong kopya, Sir Sok. Ayun. Kopyahin ko. Check ko po yung kopya ko, Sir Sok. Bali, meron po akong timeline dito. Sinulat ko po lahat eh. By the way, itong si JP, kung gusto nyong sundan, isa rin tong vlogger. At napanood ko yung mga vlogs niya tungkol doon sa DIY na pag-a-apply niya dito sa Canada. Eto, sundan nyo po ito. It's JP D Explorer. Ayan o. Tingnan natin yung kanyang channel. Dami na niyang mga videos, mga kababayan. Nakalagay dito yung unboxing yung passport niya, how to check visa status. Ayan, masusundan nyo siya at matatanong nyo siya dito sa kanyang channel. Kaya eto, meron na tayong 380,000 na subscribers. Baka gusto nyo mag-subscribe kay It's JP, The Explorer. Ilalagay ko rin po yung link below para personal nyo siyang matanong sa kanyang journey dito sa Canada. Ayan. So JP, ano? Kamusta na yung timeline na sinasabi mo? Ito na po, sir. November 11, 2021. Yun po yung first encounter namin. Nag-email po siya kung willing po ba ako mag-interview. So, tapos po noon, November 12 po, nag-arrange po siya ng isang Skype interview sa akin. So, November 12 po, tapos po pala, nung November 12, sinabi niya rin po na on-process na pala yung LMIA niya, Sir Sok. And then eventually, November 17 din po, nung same week, eh binigay niya na po yung LMIA ko pala. So, nabigay na yung LMIA, yung job offer mo, and then ano nang sunod na nangyari? Kinulit ko po siya, Sir Sok, kung andyan na po or available na po yung employment contract ko po para mas masilyuhan na po yung ano namin, yung arrangement namin talaga. Pagbigay po kasi ni employer sa akin ng employment contract po,
Siyempre, nasa papel naman po siya. Nakalagay lang po doon yung terms and conditions po ng aming arrangement doon po sa duties and responsibilities ko nga po dito sa kumpanya niya. Pero gaya po ng sinabi niyo po sa mga vlog niyo, bago po kasi tayo makaalis, kasi nanggaling po ako ng Pilipinas, bago po tayo makaalis ng Pilipinas, unang-unang requirements po talaga is yung OAC po or yung exit clearance. At kalaki po ng OAC po is talagang need po natin ang polo. Bali, verification po siya ng bawat lahat ng documents ng aking employer dito sa Canada at ng mga pertinent mga legal documents ko naman po dyan sa Pilipinas. Bali, i-combine po sila at i-verify ng polo office na nakabase po dyan sa Toronto. Ano yung mga pinasa mong documents sa kanila para isama dun sa kanilang documents na ipapadala ngayon sa polo para ma-verify? Ang hinanap lang po sa akin ng aking employers is yung original passport ko po. Bali, dalawa po kasi yung passport ko, yung old po na pa-expired na at saka yung kaka-renew na po nitong January this year na po. So yung dalawa po sinend ko, tapos si employer na rin po yung nag-asikaso. Kasi nga po Sir Sok, meron po kaming, ang nangyari po is mahaba po yung proseso ng polo at nga po pala nabanggit ko rin po na bari may technical issue po kasi si employer dun po sa pag-apply namin sa polo. Okay. Kasi po, dapat direct hired po ako. Unfortunately po is nung magpo-process na po kami nung polo sana, nabigyan po ng notice itong si employer ko po, galing naman po sa Polo Toronto office, na dapat magipagtaya po siya ng isang agency. Magandang i-clear natin yan sa ating mga kababayan na nire-require si Polo mismo ang nagre-require. Tama ba? Ng agency, yes, nakatie up ng employer na mahahanap mo ngayon para i-process yung kanilang mga documents. Tama ba? Tama po, Sir Sok. So, yan yung tamang proseso. Pagka direct hire ka, especially, manggagaling ka sa Pilipinas. So, ni-require ng polo, yung polo po, hindi yung polo sinusuot, ha? Yung polo po, this is a Philippine Overseas Labor Office. Maganda rin kasi na lalo na doon sa mga employers na bago pa lang mag-hire ng mga foreign workers. Siyempre, hindi nila alam yung proseso eh. Para ma-safeguard at masiguro yung employment mo. Kasi para hindi masayang lahat ng inyong process na ginawa eh. Pati yung gastos, yung ginastos ng employer. Para hindi masayang yon, siyempre, kung magkakamali ang employer sa pagpapasa ng mga documents, eh mate-technical kayo. Baka yung pangarap nyo na makarating sa Canada, hindi matuloy. So, para masiguro ni employer na ma-hire kayo ng tama, nire-require ng polo na mag-hire kayo ng agency. Di ba? Ganun, parang ganun, di ba? Yung iba na pag-a-applyan nyo, pag minsan, anong nangyayari, doon sa mga ibang applicants, nagpapa-verify sa akin kung legit yung employer. Kasi yung ibang employer na nahahanap nila sa job bank, nagta-tie up daw sa agency, tapos sinisingil sila, which is, hindi ka dapat sisingilin. Diba? Dapat wala kang babayaran. Kasi kung may babayaran ka na, kagaya ng nasabi ni JP kanina, noong una naming conversation, na baka scam yan. Bogus yan. Mag-iingat po kayo pagka pera na ang usapan. Kasi itong si JP, wala kang binayaran sa employer, diba? Tama po, Sir Sok. Okay, so wala ka talagang totally binayaran kahit sa isang agency, kahit sa employer. So, libre. Walang-wala, libre po. So, para clear lang sa lahat. Now, so nakuha mo na yung polo verification. Kasi ang alam ko, kagaya na nagawa ko ng mga unang videos, after mo ma-receive yung polo verification, dito ka naman pupunta sa DMW, sa Department of Migrant Workers. Tama po, Sir Sok. Which is nilakad na rin po ng agent namin. Eh, etong agency na ito, meron silang agent sa Pilipinas? Meron po. Bali, galing po sila ng Pilipinas, Sir Sok. Talagang meron po silang branch dyan sa Pinas. Ah, okay. So talagang, ang maganda lang dito sa nasaktuhan mo na employer na nahanap mo sa job bank, meron na silang ka-tie-up na agency. So, meron po dapat. Good. Pero ang nangyari po kasi Sir Sok is pinahanap po ako ulit ng agency po kasi naging inactive po yung tie-up agency nila. So ako na lang po yung naghanap para sa kanila. Okay, so naghanap ka pero wala kang binayaran doon sa agency na yon. Ay, wala po. Wala po. Ayun. May piso po, Sir Sok. So maganda. Kaya naging madali yung process mo. Dahil itong si employer talagang willing kanyang i-hire
without you incurring any cost. Kumbaga, wala ka talagang gagastusin. So, naswertehan mo talaga itong employer na ito sa job bank, di ba? Bali, gaano katagal yung total na process from dun sa start na in-interview ka hanggang sa makarating ka ngayon dito sa Canada? Kasi November eh. So, November, umabot ng isang taon. Opo, Sir Sok. Bali, start po talaga. November 11 po ako, Sir Sok, nung first encounter namin ni employer. At nakarating po ako dito sa New Brunswick po ng November 4. This year naman. So medyo may katagalan talaga, lalo na pagka yung applicant ay manggagaling ng Pilipinas. Gaano ba katagal sa polo yan? Bago ma-verify yung mga documents, gaano nagtagal dun sa polo? Naku, napakatagal po Sir Sok. Sa totoo lang, inabot po ng 3 months yung processing namin. Simula po nung nag-file si agency po namin sa Pilipinas, dun po sa polo, dyan naman po sa Toronto. So 3 months sa polo, and then pagdating sa Pilipinas, lumakad pa ulit ng ilang buwan, di ba? Napakabilis na lang po nung pagdating sa Pinas, Sir. So, umabot na lang po ng mga linggo. Hindi, teka, bakit umabot na isang taon yung application mo? Bali, Sir, so, ganito po nangyari. Nung November 2021 po yung initial encounter. Tapos, January po nag-start yung lodge ko. Pag-lodge ko po ng application, dun naman po sa RICC through GCQ account po. And then, natanggap ko po yung approval ng work visa ko po nung May 2022. Tapos po, nag-start na po sila ng polo applications dun naman po nung June. Mid po ng June. Ano ang nauna? Yung polo verification or yung paggawa mo ng GCQ account? GCQ po. Una po talaga, Sir Sok, is after po nakuha ko po yung lahat ng documents galing po sa aking employer. Ito po yung employment contract, positive LMIA, at saka yung job offer. Automatic po, nirefer po ako ng aking employer na gumawa po ng profile sa GCQ po at mag-lodge na po ng application. Yun nga po nag-start nung January 4. Ito po yung nakompleto ko na po lahat ng nirequire sa akin ng GCQ, sa GCQ ko po. Which are the following, yung mga essentials po. Yung nabanggit ko, kasama na rin po doon yung mga non-essential documents, yung supporting documents, gaya po ng mga school credentials ko po, letter of explanation, yung sa mga may mga panahon po na may gap ko, yung hindi po ako nakapagtrabaho, doon ko po nilagay, at saka yung mga police clearance ko po galing sa Pilipinas at galing naman po sa Singapore. So, ibig sabihin, while you are waiting for the polo verification, nag-create ka na ng GCQ account. Ay, hindi po Sir Sok, talaga nag-una po, una pong ginawa yung GCQ ko po. Bali, una pong in-apply yung visa ko po bago po yung polo. Pagkatapos po naming makuha yung work visa ko noong May 25 po, 2022, mga by mid of June po, nilakad na po yung polo ko po. Ah, okay. So, inihintay muna yung visa sa GCQ. Yes po, Sir Tom. Okay. Once na makuha mo na yon, that's the time ilalakad yun sa polo. Ito po. Yes po, sakto po, Sir Tom. Ayun. Tapos, after nung polo, sa OEC ka naman. Sa Pilipinas. Yes po, Sir Sok. So yun. Yun yung very important na kailangan malaman ng ating mga kababayan. Once na makuha mo na yung LMIA, yung job offer, at saka yung employment contract, gagawa ka ngayon or magkikreate ka ngayon ng GCQ. Pag nag-create ka ngayon ng GCQ, naandun na yung entire process eh, ng nagagawin mo eh, di ba? May instruction doon. Naandun na rin yung biometrics. Totoo po, Sir Sok. Ayun. Kasi, dyan na yung pupunta ka sa VFS. Sa totoo po. Sa VFS diyan sa saan ka ba pumunta, sa Makati? Opo, Sir Sok, sa VFS Global Makati po. Ah, doon ka mismo ni-required ng biometrics. Tapos paano yung visa, pinadala lang ba yun sa iyo? Bali po nung after po ng biometrics, Sir Sok, hinintay ko po ng 15 days at na-receive ko po yung medical request ko kasi hindi po ako nag-upfront. So ang ginawa ko po is naghihintay po ako na ma-verify po lahat ng mga documents at mabigyan po ako ng medical request from DAC or Visa Application Center. So after po ng medical namin, Sir Sok, nagpa-appoint naman po ako or gumawa po ako ng appointment gamit po yung binigay sa akin na medical request from VAC at pumunta po ako sa isang immigration IME clinics na lang. So pumunta po ako sa isang IME clinics na registered po ng VAC. Napakalayo na po ng Manila, so ang pinili ko na lang po is yung malapit sa amin, yun po yung sa Davao City, yung Nationwide Health System Incorporated po. Bali, meron naman po silang apat na branch sa buong Pilipinas.
Meron po sila sa Makati, Baguio, Cebu, at doon sa Mindanao po, nasa Davao po sila. So after po noon, Sir Sok, after po na-clear yung medical ko, naghintay naman po ako ulit ng mga 15 days. At saka doon ko po na-receive yung confirmation na po na na-approved na, or nakapasa po ako sa medical. At saka na-confirm na po na susunod na magyayari is yung pong passporting or naka-receive po ako ng passport request. Ngayon, syempre, tatanong ng mga kababayan natin, meron ka bang ginastos sa paglalakad ng iyong mga papers? Like yung nabanggit mo, nagpa-medical ka, 'di ba? Nag-apply ka, nag-create ka ng account sa GCK, 'di ba may mga babayaran diyan? Opo, Sir Sok. By right po, tayo po or ako po mismo ang babayad, ang magbabayad doon sa visa fee, biometrics fee at medical fee. So talagang itong employer mo napakabait, no? Kasi talagang sinuportahan kanya all the way, all throughout sa iyong application. At 'di ba sa direct car, libre ang plane ticket diyan. Wala kang babayaran. Totoo po, Sir Sok. Yes, po, Sir Sok. Wala po akong binayaran. So, wala ka talagang babayaran na direkta sa employers. So, siguro mahaba-haba na 'yung ating napag-usapan at medyo may nakuha naman siguro kayo mga kababayan. May nakuha naman kayo na mapagpupulutan niyo ng tip kung paano ba 'yung proseso ng pag-a-apply pagka DIY ka. By the way, JP, meron ka bang message para sa ating mga subscribers na naghahanap ng mga opportunities dito sa Canada? So, unang-una po, lahat sa lahat po ng ating mga kababayan na nawawalan po ng pag-asa, gaya nga po na sinasabi ni Sir Song, eh tuloy-tuloy lang po tayo. Yun pong statement na trust the process, yun lang po talagang panghawakan natin. Kasi nga po talagang matagal at mabagal po yung application process kung tayo po ay nandyan sa Pilipinas. Kaya huwag po tayong panghihinaan ng loob kung tayo po ay hindi naman po marireplyan agad-agad ng mga employer na gusto nating pagtrabahuan dito sa Canada. So isang tip po yung sinasabi ni Sir Sok na talagang lakas po ng loob at saka magtiwala lang po kayo sa proseso sa pag-apply ng do-it-yourself dito sa Canada. Sir Sok, salamat po ng marami at inalaw niyo po ako ng mag-share po ng ating experience po sa YouTube channel niyo po. Isang karangalan ko po. So, kung gusto niyo po maghanap ng trabaho sa job bank, isa na tong si JP na sana ay magsilbing inspirasyon sa inyo, lalo na doon sa mga nawawalan na ng pag-asa sa kanilang mga applications. Siguro hanggang dyan na lang po muna mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong mga pag-a-apply at magandang araw po sa inyong lahat.